Happy midweek po mga kapatid. Naririnig niyo po ba ako? Thumbs up lang po. Yan. Yan. Salamat po. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aawitan, tayo po muna ay yumuko sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan po sa lahat. Lord God, maraming po salamat sa mga oras na ito na nandito na naman po kami muli. Kami po ay magsasamba at magpupuri po sa inyo. Ama, sa amin pong pag-aawitan ngayon, nawa po padalhan niyo po kami na inyong piling anghel sa pag-aawitan ng sa ganun ang amin pong mga mamunting tinig ay makarating po dyan sa langit na bayan. Patawad po Ama sa lahat ng mga pagkukulang pagkakasala po sa inyo. Tukula mga aming huling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Para po sa ating unang pag-aawitan, atin pong kantahin ang Church Hymnal Hymn number 9, Rejoice Ye Pure in Heart. Rejoice Ye Pure in Heart, ready sing. Rejoice, ye pure in heart. Rejoice, give thanks and sing. Your feast of honor, wave on high. The cross of Christ, your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. With voice as full and strong, as oceans surging praise, send forth to study hymns of the psalms of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angel choirs, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and bliss through rapture and bless mirth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, and through life's long path, still chanting as he go, from youth to age, by night and day, in gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. Praise Him who reigns on high, the Lord whom we adore, the Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. Okay. Para po sa ating pangalawang aawitin, atin pong kantahin ang Church Hymnal number 11, Wake the Song. Wake the song, ready sing. Wake the song of joy and gladness. Hither bring your noblest lays. Banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to Him whose care has brought us once again with friends to meet, and whose loving voice has told us of the way to Jesus' feet. Wake the song, wake the song, the song of joy and gladness.
Wake the song, wake the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our glad hosannas, and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory, while our thoughts we raise above, telling still the old, old story. Praise His name, redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song of jubilee. Thanks to Thee, O Holy Father, for the mercies of Thy year. Each heart us here we gather, dwell with gratitude sincere. Thanks to Thee, O loving Savior, for redemption through Thy blood. Breath upon us, Holy Spirit, with draw us near to God. Wake the song, of joy and gladness. Wake the song, of okay po, para po sa ating opening song, ating pong kantahin ang church hymnal number 3, The Lord in Zion Reigneth. The Lord in Zion reigneth. Ready, sing. The Lord in Zion reigneth. Let all the world rejoice and come before His throne of peace with joyful heart and voice. In His is loyal. And kings their glory bring. The Lord in Zion reigneth, and oh so great a sea. The depths of earth are in His hands. He rules the mighty sea. Oh, crown His name with honor, and let His standard ring till distance of the end. The dead shall on His part to save. The Lord in Zion reigneth. This our saying below. Oh, enter now His temple gates, and fill His courts with song. Beneath His royal banner, let every creature fall. Exalt the King of heaven and earth, and crown Him Lord of all.
alam ang boses mo kasi ma-retransmit. Tayo po ay tumungo para po sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Nakilala po naming Diyos, maraming maraming pong salamat sa panahon at pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang kayo aming purihin, samahin sa Espiritu at Katotohanan. Ama, napakadakila po ninyo at ang aming papuri ay sadyang para sa inyo sapagkat kayo ang gumawa ng mga bagay na amin pong nakikita. Ngayong gabi, kami po ay lumalapit sa inyo na mayroong kapakumbabaan sa aming mga puso na kung saan ang aming pagsamba ay aming po inaalay upang inyong pangalan ay maluwalhati at maiangat, at dalangin po namin na ang mga mensahe na aming po mapapakinggan ay magiging pakinabang sa bawat isa, na ito po ay lumago sa aming puso at isipan at kami po ay lalong mapalapit sa inyo pong anak na si Jesus. Dalangin po namin ang pag-iingat ng Banal na Espiritu ang siyang igawad sa bawat isa. Puspusin nawa ang mensahe ng amin pong tagapagsalita upang nang sa ganun ay maiparating sa bawat isa sa amin ang inyo pong kabutihan at kagandahang loob. Ang lahat ito ay aming hinihiling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pong mapagpalang gabi sa atin mga kapatid at sa lahat po ng nakahalo sa ating pagpupulo ngayon dito sa ating Zoom. At muli, nabati ko, happy midweek po sa lahat ng nakasubaybay dito sa ating Zoom. Ngayon mga kapatid, aking pong papakilala ang gumanap at magsisiganap lang po mga kapatid sa pangunguna ng ating chorister na si Sister Margie Bandol, at sinundan po na ang opening prayer ni Brother Melvin Hamora, at welcome remarks po ng inyong lingkod, Brother Albert Araneta. At bago po tayo makarinig ng mensahe ng awitin na sa pamagitan ni Sister Kenny Doria, at ang ating pong message na magdadala ng tinapay ng buhay sa bawat isa sa ating pong Pastor Reymond Largado. At kung tayo po may mga prayer request sa bawat isa mga kapatid, ay ating pong i-chat dito po. Mag-chat naman po tayo sa ating Zoom. At ang ating pong closing song to be announced na po ng ating chorister. At ang ating pong closing prayer ay sa ating pong speaker. At nawa mga kapatid, ay handa po natin ang bawat isa sa atin sa ating panambahan ngayon. At ito po ang pagkasunod-sunod ng gumanap at magsisiganap. Happy midweek po mga kapatid. Feel the unspoken answers.
always be still, and my heart like his can share his perfect love, as my life reflects my Father's tayo sa ano sa ating ano manual. Okay, so ang ating title ngayon, is a Confirmity, Compromise and Crisis in Worship. So ito po ang mga introduction na ating pagtalakayin. Ano ang masama kaya sa atin? Or how? Okay. How can identify where is evil? So yun po ang ating title ngayon sa introduction sa ating ngayong topic ngayong gabi. Ngunit bago magsimula, tayo po muna ay manalangin. Kila at mahabagin naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit diyan sa iyong Panginoon at humingi kami ng tawad sa panalita, sa isip at sa gawa, Panginoon. Kami po ay inyong basbasan upang aming maisabuhay ang aming pag-aralan ngayong gabi, Panginoon. At nawa, ay dinggin niyo po aming dalangin sa pamamagitan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. So ngayon po ang ating pag-ano ngayon, is tungkol sa Hebrews chapter 5, verse 14, na nagsabi dito, ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na hindi na pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama. Pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ibig sabihin nito sa Hebrews chapter 5, verse 14, mga kapatid, ay ito yung mga, okay, ito yung tinatawag na mayroon talagang hindi natin maintindihan sa Biblia, kasi mayroong tinatawag na nakatago sa hiwaga. Kaya minsan ay hindi natin maintindihan ang ating binabasa dahil mayroong talagang para sa atin na gatas lamang at para din sa mga matitigas. Okay, sa matitigas na pagkain. Ngunit, ating sa pagtatalakay ngayon, sa Genesis chapter 5, chapter 6 verse 5, na ang gumagawa, ang tao ay gumagawa araw-araw ng masama doon sa panahon nila ni Noah. Sa panahon lang, noong unang kapanahonan. Kaya na-adapt natin sa kapanahonan hanggang sa panahon ni Kristo, nang sabi doon sa Roma chapter 3 verse 9 to 12, by nature ang nagiging masama ng tao. Na-adapt ng tao ang magiging masama sa pag-iisip, naging masama sa paggawa, sa mata, hanggang sa kanilang panalita. Ngayon, maging ang ating unang magulang sa Genesis chapter 3 ng Biblia, ay doon natin makita na sila ay galing sa tinatawag magandang pamumuhay. Ngunit, sa pagdating ng kapanahonan ay sila din ay nahulog sa pagkasala. Kaya maging si Lucifer na nandun na sa stand before the throne of God. Pero siya din ay nahulog sa kanilang, nahulog sa tinatawag, nahulog sila sa pagkamasama. Kaya dito natin makita, ano ba talaga ang identity nga ito ay masama sa mata ng Panginoon. Kaya ating makita kung ito ba'y pagsang-ayon, ay compromise and crisis in worship. Nakita natin sa ating sa kasaysayan ni Solomon, sa kung mayroon kayong Biblia, sa First King chapter 11, okay, ang sabi ito, sa First King chapter 11 verse 1 to 4, si Solomon ay nag-asawa ng mga hindi kapananampalataya, pati ang anak ni Pharaoh na taga-Egypt ay kanyang inasawa. Upang si Solomon nung una pa, nung bata pa siya, ay hindi siya nag-confirm o nagsang-ayon sa mga pagsamba sa mga diyos-diyosan sa kanyang mga asawa. Ngunit nung tumanda na si Solomon, doon na siya na tinatawag na
conformity at compromise ang kanyang totoong pagsamba sa tunay na Diyos. Dahil siya'y tumanda na at marami siyang asawa. Kaya siya ay sumang-ayon na lang din. Kaya doon na nagsimula ang crisis of worship. So, naging doon natin makita na kahit si Solomon, nung unang kapanahonan, na siya ay maganda pa ang kanyang maganda ang kanyang relasyon sa Panginoon at naging kilala siya at naging mayaman, maraming asawa. Kaya doon ito nakita na si Solomon ay naging isang tanyag. Ngunit sa panahon ng tumanda siya ay nagkaroon na ng compromise and crisis in worship dahil siya ay sumang-ayo na sa kanyang asawa na mga hindi niya kapanampalataya. Ngunit dito natin, reminder mga kapatid. Reminder. Merong tinatawag na dalawa ang ating pagbabatayan dito sa confirmity, compromise and crisis in worship. Merong tinatawag na principle and policy. Okay? Principle and policy. Ang sabi dito, never compromise the principle. Policy must be compromised for the good. So, nakita natin, for example, mga kapatid, ang isang crossroad o isang kalsada o highway, kung siya ay mayroong crossing, kung sa katagalan, lalagyan na siya ng flyover o yung tatawag na flyover, yung sa daan na sa taas. So, dito rin makita na nag-iba na ang policy ng traffic rules, pero ang principle ay hindi pa rin nag-iba. Yan mga kapatid natin. Okay, nakuha nyo ba? Kung ang isang crossroad, example na, kung isang crossroad ay nung unang kapag crossroad pa, ay nandoon ang tinatawag na principle and policy sa rules ng mga traffic enforcer. Pero nung lagyan ng flyover, okay, meron ng pag-ibang direksyon. Pero ang principle ay isa pa rin. No? Ganun pa rin, hindi pa rin nawawala. Bakit? Bakit kailangan natin tinatawag na mayroong flyover, i-construct na siya, i-rerouting na ang daan, i-reroute na ang daan. So, ibig sabihin, policy has changed but not the principle. No? Because kaya ating tinatawag doon na kapag i-construct na ang tinatawag na policy pero hindi ang principle, ibig sabihin, may nakita natin doon sa footwalk na do not enter. So, ano pa dyan nga intern dyan. Basta may nakalagay na life preservation. No? Life preservation. Na kahit nagkaiba ang mga direction o rerouting ng daan o pina-reroute niya, pero mayroon pa rin life preservation. At dito natin malaman o dito natin makita na kailangan na hindi o tinatawag na to prevent syncretism. Anong ibig sabihin ng prevent syncretism? Ang syncretism, for example, ay yung totoo, for example, biblical, unbiblical, versus o ang tradition, i-combine. So, nagkaroon ng syncretism. So, doon natin. So, sa flyover at sa ay hindi pwedeng iniba ang rerouting, pero ang principle ng traffic rules ay ganun pa rin. So, yun sa atin. So, yun ang isang example naman. So, maging sa pagsamba natin ngayon sa panahon ng pandemya, mga kapatid, no? Na iba ang ating policy, na iba ang ating rules sa ating pagsamba through Zoom, through online, through live in Facebook, live sa YouTube, sa TV. Na iba ang policy or rules ng ating pagsamba, pero ang principle ay nanatili pa rin, mga kapatid. Nanatili pa rin ang principle sa ating pagsamba, no? At hindi rin mawala. Pero nasaan yung tinatawag na kaya natin ating ma-organize o ma-harmony at tinatawag na conformity at compromise then crisis in worship sa ating kapanahonan ngayon. So paano natin ito maidugtong pa rin sa Panginoon kahit na iba-iba ang sitwasyon natin sa bawat lugar o kahit saan man tayong naroroon na sulok ng Cavite o Pilipinas sa buong mundo, naroon pa rin kahit walang samba sa church sa panahon pandemya. Pero ang principle ng pagsamba ay nandoon pa rin, no? Kaya sabi ng iba, anong pagkaiba sa principle at principal, kung siya ba ay mag-asawa o hindi. Pero sa ating isa, ang tinatawag na principle sa
the crossroad is a life preservation. Next, ating makita paano doon nagkaroon ng compromise and that of confirmity at compromise and crisis in worship. Example lang mga kapatid. Dito sa nakita natin, malapit naman tayo magtapos, wag mo ilalang mga kapatid, mabilis lang to. So, principle, dito nakita sa 1 King. First Kings chapter 18 verse 25 to 28. Dito makita sa 28 na mayroon doong pagsubok, mayroon doong showdown sa tinatawag na kasi si ating nakita, ating nalaman sa panahon ng isang kari, sa panahon ni Elijah o ni Elias, ay mayroon na doong tinatawag na conformity at compromise and crisis in worship. Dahil ang king ay naniniwala na kay Baal at maging si Elias ay hinuhuli na dahil siya ay mayroong tinatawag na 150 na mga sorcerer na kalaban o nag-competent ni at itawag ni Elias. Pero nakita natin na doon sa Mount Carmel, 1 King chapter, kung inyong ano, basahin nyo lang ulit mga kapatid, sa 1 King chapter 18 verse 25 to 28, na doon sa Mount Carmel, may malaking pagtitipon doon. At yun ay tinatawag na pagkilala sa tinatawag conformity sa tunay na pagsamba at totoo, sa tunay na pagsamba at hindi totoong pagsamba. Ito na, dito natin nakita na itong nangunguna pag-showdown ang kailang pag-worship ang mga sorcerer, ang mga tinatawag na alagad ni Baal doon sa Mount Carmel. Kanila tinatawag na sila ay naghandog pa ng baka, sumayaw-sayaw pa sa paikot-ikot pa sila. Siguro ang kailang sinasayaw yung mga TikTok ngayon. Ang kailang sinasayaw. Alam nyo ba na yun ay sinasayaw nila, gumagamit pa silang tambol upang dinggin sila ni Baal sa kanilang pag-worship na ipakita na talagang may showdown na ipakita. So nakita nyo mga kapatid na ang pagsamba nila noong unang kapanahonan sa ni Baal is crowded, tapos papatak-patak pa ng dugo at may sayawan pa. No? May sayawan pa. Ibig sabihin, hindi naman sa ito mga kapatid na tayo sa ating pagsamba ay kailangan pang mag-crowded. Iwasan din natin yan na mag-crowded sa loob ng simbahan. Na ang pagsamba ay maging crowded at iwasan naman din natin na ang pagsamba ay parang cemetery o parang nag-ano ng patay, no? Yun ay maiwasan. Doon tayo sa tinatawag na sa neutral na pagsamba. Sila ay nagsayawan. Tambol. So, nakita niyo, so yan ay isang compromise. Kasi pati yung mga king, pati yung king at pati yung mga lahat ng mga nasa tao nasa panahon ni Elias ay naniwala na kay Baal halos. Pero si Elias lamang ang naging isang tapat noong unang kapanahonan. Pero sa kanilang pagsayaw, sa kanilang pagpatak ng dugo, ay wala ang nangyari. Si Elias, simple lamang ang kanyang pagsamba. No? So, ang kanyang pagsamba. Simple lamang. Sa verse 32 ng 1 King chapter 18. Sa verse 30, nagsabi dito, sa 37, rather, sa verse 37, nagsabi lang dito, sagutin mo ako o Panginoon, sagutin mo upang malaman ng bayang ito na ikaw, Panginoon, ay Diyos at iyong pinanunumbalik ang kanilang mga puso. Simple lamang ang pagsamba ni sino? Ni Elias. Simple lamang. Hindi na kailangan sumayaw pa. Hindi na kailangan magpatugtog pa ng drum. At hindi na kailangan mag-crowded, maghiyawan. Kundi ipinakita ni Elias na ang Panginoon mismo ay siya ay makapangyarihan sa lahat. So nandoon, nakita ng buong kaharian na sa 150 sorcerer versus 1 na si Elias na talo niya. Dahil sa tapat siya naglingkod sa Panginoon, ibig sabihin ay ang lahat na sumang-ayon doon sa maling pagsamba ay dahil lamang sa isang tao na si Elias na nagpagamit sa Panginoon, nagkaroon sila ng pagsang-ayon sa pagsamba. At ang kanilang tinatawag na ang kanilang principle o kanilang policy ay naapektuhan o na-compromise sa pamagitan ng magandang pagsamba. At doon na sila nagkaroon na hindi na crisis ang kanilang pagsamba. Kasi noong nagsamba pa sila ni kay Baal, nagpanahon ng crisis dahil kailangan pong maghandog ng pinakamagandang baka at hindi lang maghandog, kundi pati kanilang mga katawan ay kailangan pang sugatan para ihandog kay Baal. Pero sa atin ngayon, napaka-simple lang.
ipinakita ni Elias noong unang kapanahunan na ang pagsamba sa Panginoon ay simple lang. Hindi din crowded, hindi din parang sementeryo na pagsamba, kundi isang neutral na pagtawag sa Panginoon. Simple lamang na pag, oh, Panginoon, sagutin mo ako. Kaya, dito natin ang tinatawag na awareness. No? Pagsamba, parang hindi isang neutral. Iwasan natin yan. So, at ngayon, mga kapatid, no, kailan ba tayo hihinto sa pagsimba? Na, kailan ba tayo tinatawag na maging ma-realize natin ang ating pagsamba ay papilay-pilay? No? Kailan ba natin ma-realize na ang iwasan natin ang pagsamba na tinatawag na tayo pala ay isang duod pala kaibaan? Kahit nga si Adan at Eve, sila ay nakaranas ng magandang buhay pagdating kay Lucifer naman, nakaranas yan ng magandang buhay. Ngunit sa mata pa rin ng Panginoon at sa isipan ay nakitaan pa rin sila ng tinatawag na kasamaan. Kaya sa atin ngayon, ano kaya? Maitanong natin sa sarili, ano kaya, no? Ano kaya ang maganda o ano kaya ang masama sa Panginoon sa ating kapanahon ngayon? Baka naging sang-ayon na tara, confirm na tayo sa ating mga gawa ngayon na okay lang. Pero dapat tayo mga patid ay meron tayong personal connection sa Panginoon sa about isa sa atin. Sapagkat yan, diyan natin malalaman na ang Panginoon ay kumakausap sa ating puso at isipan at walang pagkaroon ng crisis. At second last is sa Malakias chapter 3 verse 18. Dito na makilala sa Malakias chapter 3 verse 18, at minsan pa ay makilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa kanya. So inyo makita sa Malakias 3:18. Malalaman natin sa ating sarili, ma-evaluate natin sa ating sarili, ito ba ang aking ginagawa ngayon sa mga oras na ito? Ito ba ay paglilingkod sa Panginoon o hindi? So dito natin ma-realize sa panahon ng pandemya na dito pala, kahit wala tayo sa church, pero ang principle ng pagsamba ay nandoon pa rin. No? Nandoon pa rin. So nakita natin. Kaya sa pagsamba, makilala ang tunay. Hindi na kailangan natin tawag na ating pang-aralin ang lahat ng masama, lahat ng mga kaibang doktrina, ating aralin yan. Wala na tayong panahon sa pag-aral ng ibang doktrina. Kundi dito lamang sa atin, aralin natin ang ating doktrina at ngayon, din makilala natin kung ano talaga ang tunay. Aralin natin. Ang sabi ko ito, study the truth, then a lie will reveal soon. So yun, sa ating, So last text, makita natin dito sa Acts chapter 20 verse 28 to 13. Makita niyo dyan na sa Acts chapter 20, nagsabi dito, alam ko, sabi ni Pablo, sa pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mabangis na asong gubat na walang pagpapatawad. Yun ay ang aso, alam nyo ang isang asong gubat o isang lubo, ito ay galing sa labas. Ang galing sa labas na wolf or lubo ay makilala natin. Bakit makilala natin? Kaya ang lubo na nasa labas at papasok sa kawan ng Panginoon ay makilala siya. Bakit? Makilala sa kanyang postural, makilala sa kanyang palita, sa kanyang mukha, at sa kanyang pagkain. Makilala siya na siya ay lubo. Ngunit merong isang lubo na merong isang gustong ipaano ng Panginoon iparemind sa atin. Verse 30. Lilitaw sa inyo na rin na sa kasamaan ng mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang alagad na sumusunod sa kanya. Ito ay napakadelikado mga kapatid. Bakit? Yung lilitaw sa gitna, hindi siya sa gilid, hindi sa harapan. Sa gitna talaga ng kawan ng Panginoon siya lilitaw. Sa kanyang tindig, maamong tupa. Sa kanyang pagkain, maamong tupa. Sa kanyang pananamit, maamong tupa. Ngunit sa kanyang pananalita ay lihis. Palihis ang kanyang panita. Kaya natin makilala na sa kanyang postural ay maganda. Sa kanyang mukha ay maamo, pero sa panalita niya ay napakagaling. Napakagaling manalita,
pero lihis sa katotohanan. Kaya doon natin malaman na marami pa rin tao na tinatawag na magsang-ayon at makompromise at magkaroon ng crisis in worship. Hintayin pa ba natin yun, mga kapatid? Atin ang aralin, i-review ang ating doctrine upang malaman natin ang tunay at hindi tunay. Kaya sa panahon ng pandemya ngayon, ang ating makita, mga kapatid, na kahit paiba na nabago ang rule o tinatawag natin new normal, kahit bago ang ating rule ngayon sa pagsamba, pero ang sabi na sa ating conclusion, never compromise the principle of truth, which is true worship. Neither or either compromise the policy. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon sa pandemyang ito, bago man ang rule ng ating pag-worship, ngunit ang prinsipyo o principle ng pagsamba ay nanatili pa rin sa ating kapangyarihan. At nawa ay walang mawaglit at walang mawala sa pagdating ng Panginoon. Kahit saan man tayo naroroon, ay nanatili pa tayo, nanatili rin tayo gumagawa sa atong kulin para sa Panginoon. At yun din nanatili tayong sumamba sa katotohanan at sa banal na Espiritu sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na sugo ng makalangit tama. God bless and happy midweek. Amen. So maraming salamat po sa napakagandang mensahe ni Pastor Raymond na ipinagkaloob po sa atin. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong prayer request. Sa lahat po na mayroong prayer request, kayo man po ay nandyan sa inyong bahay o kaya naman po ay nakasubaybay sa ating Facebook Live, maaari po kayong mag-type ng inyo po mga prayer request at tayo po ay ipapanalangin po natin ng isahan. Ano po, hilingan po natin si Pastor Raymond para manalangin po ng isahan. So titignan ko rin po sa atin pong Facebook Live kung sino po ang mayroong mga prayer request doon. At kung kayo naman po ay may prayer request, pwede niyo pong i-type. O kaya naman po ay pwede po kayong mag-raise ng hand dyan sa Zoom. O kaya naman po ay mag-unmute para sabihin po ang inyong mga prayer request. Yan. So meron po ba? Habang sinecheck ko po sa ating Facebook, kung meron pong mga prayer request tayo roon. So maaari na po kayong mag-type habang akin pong tinitingnan ang atin pong mga comments kung meron po ba tayong mga ayan, prayer requests. Ayan. Gusto ko rin po palang samantalahin ang isang pagkakataon. Meron po tayong nakilalang kaibigan sa Facebook. Siya po ngayon ay taga-coastal. Si Sister Evelyn Pa-Puntalan. Nakikinig po siya sa atin ngayon sa Facebook. So siya po ay naghahanap din ng church. At total malapit naman ang Malagasang Church. I will welcome po natin si Sister Evelyn. So meron po. Pwede na po kayong mag-type ng inyong mga prayer request. At kung tinatype nyo po at medyo mahaba, ay aantayin po natin yan. Ayan. So pwede rin po ang Thanksgiving. Ayan. Thanksgiving po, sabi po ni Sister Lil Arcelia. Thanksgiving po si Tita Pina Florida ay hindi na naka-incubate. Ayan. So pasalamat po natin sa ating Panginoon na ang kanya pong tita ay hindi na po naka-incubate. So praise the Lord. Meron pa po bang nais magsama ang kanyang prayer request? O kaya naman po ay Thanksgiving. Mga pasasalamat sa kabila ng COVID-19 pandemic, tayo po iniingatan pa rin ng ating Panginoon. Siguro po ay isama po natin sa panalangin yung kaligtasan ng ating pong mga frontliners, yung ating pong mga churchmate na mga frontliners ay isama po natin sa prayer. Meron din po ang kanilang mga kasamahan sa trabaho ng mga frontliners, ang ating pong ospital, ang Manila Adventist Center, ay atin din pong isama ang mga namumuno roon o yung mga doktor doon, nurses, at lahat ng mga frontliners na kung saan ay ingatan, gabayan, tulungan, nawa, na magkaroon ng wisdom upang masok po na yung virus na ito. Meron pa po ba na naganais magsama ng kanyang prayer request? Ayan. Kung meron pa po, maaari po kayo mag-type. At kung wala na po, ay tayo po ay dadako sa atin pong prayer. So, siguro po ano, para maganda, hihilingan po siguro natin na magkaroon tayo ng prayer band. At sa ating prayer band, pwede ba natin hilingan si Pastor Ronald Dilayasan para po sa ating prayer band. Para sa ating closing prayer naman ay si Pastor Raymond. Ayan.
So okay lang po, Pastor Ronald, na kayo po ang manguna sa ating pong prayer band. Sama po natin ang sa panalangin yung ating pong mga frontliners sa church, mga kasamahan nila, ang Manila Adventist Medical Center, at yun pong pasasalamat sa tita ni Sister Phil. At siguro po ay prayer request na rin po natin. Kanina ay nadalaw namin si Tatay Lev. Sa kanyang kalagayan, siguro ay isama po natin sa panalangin ang kalagayan ni Tatay Lev na nawa mapabuti, lalo makatulong nawa yung mga gamot na kanyang tinitig para yung kanyang nararamdaman ay guminhawa po. Siya po ay merong pneumonia. So isama po natin sa panalangin si Tatay Lev. Ayan, at yung kanyang mga kasamahan sa tahanan. So, Pastor Ronald, binibigay ko po sa inyo yung pagkakataon. Sige, sige, sige po. Mga kapatid, okay, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hindi ko lang po ibubuksan yung video ko, baka ano lang po ito, data. Sige, tayo manalangin mga kapatid. Papagpala naming Diyos, amang banal na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa gabing ito, amang banal, amin pong ipinabalik sa inyo ang papuri at pasasalamat. Kayo, O Diyos, na siyang dakila sa lahat, na siyang may lalang ng lahat ng bagay sa sanlibutan at nagmamayari ng aming mga buhay. Amang banal, inilalapit namin sa inyo. Sa gabing ito, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Maari po ba, amang banal, na sila po'y dalawin ay mga piling anghel? At, O Diyos, ilapat niyo po ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanilang karamdaman at manumbalik ang kanilang kalusugan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga mahal na mga frontliners na siyang patuloy na nagsasakripisyo ng kanilang panahon para sa pag-aaruga, pag-aalaga sa lahat ng may makaramdaman, lalo tigit sa mga naapektuhan ng COVID-19. Maari po ba, amang banal, na patuloy na ang basbas, pagpapala, biyaya ng kalusugan ang patuloy nilang maranasan, na patuloy po sila na makapaglingkod sa kapwa at ganun din po, O Diyos, makapagbigay kalulatian sa inyong banal na pangalan, lalo tigit ang Manila Adventist Center, Panginoong Diyos. At sa lahat, mga hospital, sa buong sanlibutan, amang banal, palakasin niyo po ang lahat ng mga frontliners. At ganun din po, O Diyos, kami nagpapasalamat, amang banal, na si Tita Pina Florida ay hindi na po naka-incubate, Panginoong Diyos. Salamat sa biyaya ng kagalingan na niyong ibinigay sa kanya. Pinapadalangin din po namin, O Diyos, ang kalalagayan ni Tatay na dinalaw nila Pastor Melvin. Panginoong Diyos, batid niyo po ang kanyang kalalagayan. Amang banal, kami po'y sama-samang dumadalangin, O Diyos, na siya po ay inyong pagalingin at siya po'y aming makasama sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Ngunit ang iyong paring kalooban ang siyang mangyari, Panginoon, sa lahat ng aming mga dalangin. Amang banal, kami patuloy na hinihilingan namin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa aming mga buhay. Tulungan kami sa aming mga kahinaan, Amang banal, na ito ay aming mapanagumpayan at makita sa aming mga buhay ang aming Panginoong Jesus. Kagaya ng mensaheng aming napakinggan, Panginoong Diyos, tulungan kami na maging isang Kristiyanong puno ng prinsipyo na kung saan, O Diyos, kami ay makatayo sa kahit anumang mga impluensya na nangyayari sa sanlibutan. Tulungan kami na huwag mawala sa pananampalataya. At tulungan kami na maging handa sa lahat ng panahon sa paghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ganda din po sa amin pong mga taga-subaybay sa Facebook Live. Ang kanilang mga kahilingan, mga pre-request to Amang Banal, ay naway nakarating sa inyong bananuklukan. At inyo po naway itong mapakinggan, mabigyan ng kasagutan, Amang Banal, sangayon sa inyong biyaya at pagpapala. Salamat ng marami, O Diyos, na kailanman hindi nyo kami pinabayaan. Patuloy nyo tinutustos at sinasapatan lahat ng aming mga pangailangan. Gumagamit kayo ng mga tao sa lahat ng aming mga kailangan, O Diyos. Salamat, Amang Banal. At salamat din po, O Diyos, sa inyo pong pagdinig sa aming mga dalangin, sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito pong lahat ay aming idinadalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
po, para po sa ating closing song, ating po kantahin ang church hymnal, hymn number 213, Oh Jesus, I Have Promised. Oh Jesus, I have promised. Ready, sing. Oh Jesus, I have promised to serve you to the end. With love forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me. The world is ever near. I see the sights that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus stood on me and shield my soul from sin. Oh, Jesus, thou hast promised to all who follow thee that were the word in glory, thou shalt thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my master and my friend. Tayo ay manalangin. Dakila at mahabagin naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyong Panginoon. Nagpapasalamat kami sa pagkataon na inyong binigay sa amin. At ngayon, Panginoon, ay natapos ang aming pagsamba sa inyong banal na pangalan. At ako, Panginoon, ang aming pag-aralan ay aming i-apply sa aming sarili, Panginoon, habang kami naghihintay sa aming sa inyong pagbalik dito sa lupa. At ako, Panginoon, ay basa niyong bautisa sa amin na kung sino man ang nanghina sa pananampalataya at sino man ang may karamdaman sa spiritual at sa physical. Na ako, Panginoon, ay bisitahin niyo siya sa ngayong gabi na ito. At basbasan ang kanyang mga sangkapang gamot na iniinom. At ganyan, Panginoon, ay ang mga kapatiran na hindi nakasali sa online worship na ito, Panginoon, ay pagpalaan niyo din sila. Ang bagsa sa amin ay manatiling isang matibay at matatag dahil isang sa puso nila ang prinsipol ng pagsamba, Panginoon, sa oras ng inyong pagbasbas. At na, Panginoon, sa gabing ito, pasamantala kami mag-iwalay at matulog sa bawat isa sa aming tahanan, at ang inyong banal na anghel ay magbantay sa amin upang bukas ay makagising kami at magpatuloy sa paglilingkod sa inyo hanggang sa inyong pagpaparito dito. Ay masumpungan niyo po kami na naglilingkod sa inyo at patawarin niyo po kami sa aming kasalanan na gawa, sa pananalita, sa isip at sa gawa, maging sa paningin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Written by the hand of God and spoken with His voice, some words will never fade.